Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jojo Buenafe. Ako po si Father Roy Belye. And welcome to Tastetimony. Ating pagkain. Yeah. Right, no? So, andito naman po tayo sa Tastetimony para sa isang napakasarap na kainan. Yes. At masarap na balitaktakan din. Ang sabi sa atin, Father Jojo, ng ating mga viewers, Father, tumataba na kayo. Nako, kakaluto. No comment. Obvious na obvious Wala pong ganyan. Wala pong personalan. Right. Trabaho lang. At dahil year of the youth, yes. Kaya naman dapat magpakabata tayo ngayon. Mm-hmm. And of course, because it's year of the youth, isa ding youth ang ating inimbitahan for this episode. And so we welcome Christian Kring Santos. Nag-bless talaga si Kring. So Kring, ang ganda ng pala. Christian. Uh-oh. Christian, that's Kring pa, no? Uh-oh. It reminds me of Christmas, no? Parang Christian, tapos Kring, Kring. Or... Pero yung Kristian, natin ko na yung spell niya pa kano, Kristian. Parang si Christ na si Saint Anne, yung maglola. No? Oh, si Kristian. Nice, wow. Pat. Bago pa yan, ha? Na-collect ng father. Pekeri yun, ha? Pilitin. So, Kring, unang-una, welcome sa atin pong programang Tastetimony. Wherein, palagi namin sinasabi, busog na ang iyong tiyan, busog pa ang iyong kaluluwa. And we're happy kasi meron tayo ngayong masarap na lulutuin. Ang paborito ng lahat ng Pilipino. Ang adobo. Today, we're going to have adobo flakes by Kring. Yes. So Kring, ano ba ang ating pong kailangan para po tayo makaprepare ng, of course, adobo? Yes. Actually, Father, kaya namin naisip rin yung adobo dahil sa pinakasimple, lahat tayo marunong magluto ng adobo. Pero talagang... Hindi ba? Kahit ako. Pero sabi nga nila, napakasimple. Tsaka ito yung linuluto natin mga Pilipino. Pero yung message lang dito sa ating adobo na masarap ay... kung kano kadali yung paggawa ng adobo, yun rin dapat yung ating prayer life. Na madali may hugot ka agad. Oh. May lalim ka agad ang hugot ito, ha? Ako inihiya. Kasi madali lang yung magluto ng adobo. Parang that's how our life should be. Na parang our prayer should be part of our everyday. Yung initial na... Na-imagine ko na napakalalim itong ating usapan. Para tayo meron tayong Tastetimony Retreat Version. So ano ba, Kring, ang kakaiba sa ating luto pong adobo? Yes. Dahil nga napakasimple lang yung paggawa ng adobo, meron tayong chicken and pork. So, chicken, pork, adobo yung gagawin natin ngayon. So, isasama natin. Tapos, of course, with the simple ingredients lang natin, toyo, tsaka vinegar. Kung isang buong chicken yung gagamitin natin, one half toyo at saka one half vinegar. Yun yung ano. Bakit yung suka natin ibang kulay? Parang ano to? Tabang suka yan? Bakabang suka to, ha? Yan. Suka yan. Okay, suka. Yes. So, and then this one? Oil? Ito po yung oil, pero kapag wala tayong oil sa bahay para makamura tayo sa ating ingredients, pwede yung taba na lang ng pork or yung skin ng chicken gamitin para sa ating oil. Tapos, of course, yung laurel leaves natin, tapos yung bell pepper, paminta, tapos sa sugar para lang i-mix ng onte. So, napakasimple lang ng ating ingredients. And then? Garlic. And then garlic. So, yun. Sige. So, of course, ito yung typical na adobo. But of course, kakais pa kayo ba yung aking guest ngayon magluto ng adobo, it becomes special. Yes. Adobo, ito yung pinagmamalaki natin sa iba't ibang bansa. Yes. Oh, yes. Tayo kilala. Kaya nga maski sa Amerika, no? They're looking for this adobo. So, how do we begin ngayon, Kring, ng ating pong adobo flakes? So, i-marinate lang muna natin. So, i-ano natin. Ilagay natin. Pinaghalong... Baboy at manok. Tapos yung ating garlic, i-ano lang natin ng konti para ito yung... Pipisain. Para ito yung maglagay ng flavor. Mm-hmm.
sa ating... Garlic is good for the heart. Of course. Yan. So good, ito good. Po, ihalo-halo ho natin. Tapos that's when ilagay na po natin yung mga ingredients natin. Okay. Toyo. So napakadali, kahit saan ho kayo makahanap kayo ng toyo tsaka suka. Suka. Yeah. Diba? Paano yung quantity nun? Ilang anong 1:1? Yung ratio natin. Paano dyan ba yun? Ang mixture ng toyo at saka ng vinegar. Same. Ah, same. So kapag 1/2 cup or equals 1 part. Pag 1 whole chicken kayo na, 1 whole chicken, kalahating, how do you say that? 1/2 cup. Toyo, 1/2 cup vinegar din. Yeah. Kasi minsan depende sa timpla eh. Yes. Merong adobong tuyo, merong adobong masabaw. Yes. So kaya depende na nga sa pagtimpla ng natin. Okay, yes. Good. Tapos yung may asukal din tayo. Okay. Kahit yung asukal mo, no? At segunda ba ito? I mean, it's neither white or brown. Oo, lahat ng mga ingredients ko, iba-ibang kulay. Multicolor na. O, saan mo ba pinagkukuha yung suka? Sure ka ba? Oy, makakain pa talaga ito? Iba-iba yung ingredients natin. Brown sugar and white sugar yung natin. Sugar. So, 2 tablespoons tayo ng sugar. So, actually, ito lahat to ilagay natin. Okay, 2 tablespoons. Okay. Measured na yan. Measured na siya. Para nag-bake si Kring. So, Father Roy, para matutong mag-adobo. Walang Pilipinong hindi marunong mag-adobo. Yun na sabi nila, Pads. Parang mag-adobo. Kumain ang adobo kayo naman. And then, Laurel. Laurel tapos yung... Pepper natin or paminta. Paminta. Yes. Okay. Tapos, Father, thank you po. So, lang natin, marinate natin for 5 minutes. Okay. Para talagang yung... Tamang tawa. 5 minutes sa lahat. May mga tanong kami sa iyo. Begin, Father. The reason why, alam mo naman po mga ating mga viewers, no? Ang ating po mga ini-invite, they have a story to tell. Kaya nga yung title mismo ng programa ay, they have a testimony to share to us, no? So, si Kring, ikaw, ano ang pagkakabalahan ni Kring? Actually, yung pinaka simula nun talaga yung siguro yung sa 2KK. Pero 2KK. Ano si 2KK? Tulong sa kapwa kapatid. So yun ho yung tulong sa kapwa kapatid. Yes. So what does this foundation do? Anong ginagawa ng 2KK? By the way, ito yung umpisahan mo. Were you the one to begin to start this foundation? We started it 16 years ago, yes. Okay, wow. With different youth also with us. Oh, I mean, ikaw personally, were you the one, isa ka sa mga founding? Yes. Grabe, napakabata naman ito. Napakabata para magtayo ng isang foundation. Pero alam naman natin lahat dito sa Tastetimony na talagang God provides and He does all the work. So what made you, una, what does this foundation do? So actually, driven by Mother Teresa Mother Teresa's words, if you cannot do great things, you can do small things with great love. So that's how we started sa 2KK. Parang we were just a group of... young kids, parang saying, what can we do for our country? Ganon. Kasi ang daming mga mahirap, ang daming parang meron. So how young were you then? Siguro our volunteerism started mga 13, 14 years old. Sobrang saan ka po nakakita mga viewers? 30 years old. Nag-isip na ano magagawa para sa kailang bansa. Diba, nag-mobile legend pa lang ng 13 years old. Hindi lang, gabi na, umaga na. Oo. 13 years old, nung time namin, 13 years old, nagawa lang yan. Ito yung mga mahilig sa gabi. Gahabulan-habulan pa yan, taguan. Pero ikaw, you already... Parang napaka-mature na isipin na at that age, ikaw ay, you started a foundation already. Pero, siguro doon yung volunteerism, na parang kasi yung mga tanong ko lang, bakit may mga tao sa daan at may mga iba na parang who have so much more? Yun yung lagi kong tanong, parang may disparity. Okay. So, doon nagsimula talaga. And parang usually people will say, especially our parents, na parang that's why you need to study hard, so that when you're older, you can do something about the situation in our country. Pero, parang little did we know na parang we can do small things with great love. Siguro may mga magulang na natanong,
paano ba magkaroon ng ganyang anak na bata pa lang, yung awareness sa society, sa kalagayan ng mga tao sa lipunan ay naandyan na instead of them being just aware of how they look, what they wear. Ano yung upbringing sa'yo ng magulang mo? That's a good question. Ako, parang I was very lucky na I am the fifth of five kids. So I'm bunso, yung bunso. So three boys and then two girls. I'm the youngest. So parang siguro with the love of the family and with love from other people, parang you learn to ano, how can we share this love also to others? Your parents are also into doing apostolate, mission works. Now na lang sila very supportive sa mission and everything. Noong una ko sa kanila? Grabe. Hindi naman always naman sila yes, na makagano. Sure, pero I'm like, I think more so na, ano, they, and also my siblings, sila nagsasabi na Kring, they support through what we do. Uh-oh. Pero I started also kasi sa school namin, sa Poveda, we had clubs. Katekista clubs, Guadiction clubs. So, a lot of the awareness nang gagaling doon. Oo, tapat ng Ortigas ba? Etsushay. Andun yung mga bata doon na. Yes. That's good, no? Yeah. Maganda yung mga school na talagang ina-expose yung mga students sa mga different ganun, charism. Yes. And yung maganda sa kanila doon, hindi nila ikaw pinipressure sa studies lang mismo. Yeah. So, parang even with kapatid, sinusuportahan nila yung mga kapatid activities or projects. So, what do you do? Ayun. So, our foundation, our organization has two parts. So, it's tulong sa kapwa-kapatid. So, one part is the kapatid arm. Yun yung regular Saturday values formation namin, tutorial sessions namin for the children. And then, we also have the Yapak program. And ito talaga yung parang pinaka-highlight naman. Yapak is yaman ang pag-aralin ng kabataan. Yaman ang pag-aralin ng kabataan. So, Yapak ay sa Tagalog, ito yung steps? Footprints. It's one step, di ba? Yung ano. Grabe, napakalali naman yung mga panalita na hindi ko halos maarok ang hindi mga isipin na yun. Galing sa Poveda, yung mga At 13 years old, di ba? Nakayapak yung sa Poveda. Nakayapak, pero golden yung kayo ng mga medyas. Nakagulat ano, na makita na there are the ganitong mga kabataan na and then, ang pinakaganda pa, you are so blessed and you are really willing to share this blessing to other people. Yeah. Diba, no? When in a time na dapat wala silang inintindi kundi sarili nila, yung mga gadget o yung mga uso noon. Mga babae sa Poveda. They're getting out of themselves. Mga babae, in general, di sa Poveda, but you know, mga bata, they are so self-conscious, at that age, they're so self-conscious. How they look, what they wear, diba, mga ganon. Parang inisip ko, parang lahat, kasi how with kapatid, the volunteers were also our friends eh. So actually, my friend Jama Kozar, she was from Assumption. Mm-hmm. And then ako from Poveda. And then we had friends also from La Salle that came. Wow. So parang lahat kami, parang mga five-star schools. Pero yung good to hear. Yung message. Kumawa naman sila, ang iitim nila. Yung skin nila, ay napaka-star. Tulungan nila silang hindi. Yung message lang siguro doon na we can make a difference even if we're still young. Parang that's how it started. Pero we started to KK 16. I think I was 16, 17. Pero yung mga 13, ano lang kami, nagsistart kami sa simple lang giving, making food and then distributing it or different mga classes, ganun. Oh, diba, so siguro, no? I heard you na you started small. Oh, and then you just want to help. Yes. No? And now, at 16 years, it's still there. Hindi mo halos akalain na ang mga gayang kasosyal, mga kabataan. Then, no, may bias kasi, read or not, I mean, we all know naman, may bias pag ganyan, di ba? Pag you came from this school, may mga gayang bias. But I think you will break that stereotype na hindi lang namin kami concerned sa mga bagay about ourselves. We are also about concerned. There are some of us na very concerned talaga sa kalagayan nila ng lipunan. At ano nga, inspired sila ni Mother Teresa. Yes. Nakaka-inspire. Kaya po, siguro mamaya, we would hear more about the inspiring story and the initiatives, yung project po nila Kring. Sa pagbabalik po ng Tastetimony. Nagbabalik po tayo at today, tayo po nagluluto ng adobo flakes. Kaya po si Kring.
si Kring. Kring. Kring, Kring. Yes, no? So binabad na natin itong ating baboy at manok sa pinaghalong timpla ng suka at toyo at bawang at laurel at paminta. Mm-hmm. At nakaraan na ang mahigit 5 minutes, kaya pwede na nating itong gawin. Yeah. Kring, anong process yung gagawin natin pagluto ng adobo? Yung proseso natin, dahil meron tayo, blessed tayo with oil ngayon, sisimula natin ng paglagay ng mantika with low fire lang muna. Mm-hmm. So, mantika with low fire. So, yung gagawin natin, okay, lalagay natin yung oil, tapos bago iluto lahat ng adobo, dahil gagawa tayo ng adobo flakes, lalagay natin yung mga yung karne, no? Yung mga karne natin, yung chicken natin and meat para sila ay maluto muna. Okay, good. So hindi natin nilalagay lahat ng sauce, hindi muna. Marinate. Pagluto na sila lahat, doon tayo. Oo. Doon tayo magsisimula. Ayan. Ayan, oo. Do small things with great love. So, lahat ng aming mga... Ano yung structure ng inyong foundation? Yung structure... Actually, ngayon lang kami nagsimula talaga ng to have a president, mga ganito-ganyan. But we're all called to KK Core. Mm-hmm. So, all of us help build the organization. But now, we have, of course, our board of directors, our trustees, who are all our age or younger. So, mga bata. Kasi what we believe in is we can learn a lot from the young or we can learn a lot from the youth. So, marami sa aming mga programa sa 2KK galing sa ideas ng mga yapak leaders namin or galing sa idea ng mga kabataan sa community. So, hindi, kasi parang merong saying sa community development na start from where the people are and build on what they have. So, yun talaga ho yung sinusubukan namin gawin. Oo. So, ilan ang member ng admin? How do you call yourself? Ang admin ng foundation? Yeah, like our 2KK Core or our volunteers, we're about mga 10 to 20, 15 so you're to 20 the ones really managing committed. Yes. Yeah, so we full have time. Different full-time volunteers. So all of us have regular jobs. Lahat kami nagtatrabaho. All of us have to work so that we're able to do just this. Provide. Oo, to provide. Pero we also have a lot of committed young yapak leaders who sila yung nagpapatakbo ng mga programa sa community. So ngayon dahil lumalaki na kami in that sense, parang sila yung nagiging leaders. So meron kaming chief leaders na yapak, meaning scholars din namin. Chief leaders in each community. So meron ho kami sa Smoky Mountain, sa Sampaloc and sa Payatas. Grabe. So meron sila. Mula po Beda, tapos parang lumod yung mga tala. Parang baba yung tala sa lupa. Pero we're talking about how many scholars? We started with 7, naging 17, now there's 72 na. So 70? In the kaya po kabata, may mga scholar. Mga bata po yan. Pero talagang we scholar have... Scholar ko, dalawa lang scholar. Hindi, pero God provides in a way na parang there are so many hearts and hands that have contributed to what 2KK is today. Yung parang tulungan talaga, parang from our families, from our parents, from our friends, titos, titas, tulungan ng mga volunteers, ganun. Parang many times may time na tumawag sa akin na, Kring, wala na tayong pera. So lahat, kami agad-agad, mag-garage sale tayo so we can raise funds. And then alam mo, the next day may tatawag na, Kring, kayo pala yung beneficiary sa aming pa-concert. So may padala silang mga money. So parang it's a way of the youth to believe na we can do something even in the littlest of ways. And that, my friend, what makes us older people put to shame. Kasi youth tayo lang. Gabi, pag ganito ka babata, ganito lang kayo niisip at ganito yung kanyang ginagawa. Yeah. Tapos sa tayo mga medyo may edad na, parang these are not our concerns. Pero hindi sila yung tipong ayawan na, tapos na. No. Yung mga ganun, they continued 16 years until now. Talagang hindi parang laro-laro lang. Pag wala yung pera, ayawan na. Sorry, wala ng pera. Ayawan na, uwian na, ganun. No, grabe. Commitment. No? Yeah. Parang I always try to see it journeying with the Lord also. Na parang talagang He provides every step of the way. That's my next question. What keeps the family together? Right. Knowing that I'm sure you have your ups and downs. Yes. And it's foundation. Tapos hindi naman siguro kayo lahat trained sa MBA and everything. And yet, you're able to make it survive. Yes.
I think what we always believe in is the 2KK spirit, na pagiging tulong, pagiging pagkakapatid. Nakakayanin natin to dahil magkakapatid or magkakapamilya tayo. 2KK spirit. Yeah, parang meron talaga kaming sinasabi na talagang it's the kapwa kapatid mm-hmm. spirit, kasi yung mga ibang volunteers namin, hindi kami magkakakilala. Nagkakilala kami lang because of the mission, because of the ano, and now we have auditors who are helping us with our audit, financial audit, kasi usually, and then we have our lawyers who help us with our legal, mga ganun. So talagang tulungan, na parang lahat tayo were mo, trying to ito contribute. Yung ideal na ano eh, kasi yung iba, sasali ng fraternity, sorority, kasi gusto ng brotherhood, sisterhood, pero ito yung clear, na move by charity. May bunga. And bunga. We want to help, and this is really the best kapatiran. Nakakatawa, kasi I was trying to imagine, sila Kring, same age, nag-meeting sila, puro mga bata, tapos nag-usapan, parang mga girls club lang ito, tapos ang usapan ay foundation, raising funds, parang, grabe, ganito ka ba mga bata, when they get together, they talk about big things, mature things, even things which are really benefiting. Yes. That's very inspiring. Yes. It is. And seeing it also as, parang ang galing rin na, the volunteer spirit, ang dami kasing volunteers na, parang, and God puts the right people at the right time. Wow. Kasi of the, of course, yung journey namin 16 years, so marami na sa kanila tumanda na, like, I mean, are married, or ano, pero parang, at the same time, they're so many, they're the ones who contribute naman sa financial. Yeah. Diba? So, yung parang, this one has to share. Ano yung low moments sa high moments sa inyong foundation? Like, kayo nga po, minsan natawag, oh, wala tayong pera, Kring. Or then, on the other hand, what would be the most accomplishing, parang most rewarding feeling, fulfilling na experience mo sa inyong foundation? Ako talaga, it's really being able to listen and to see the developments in our kapo-kapatids, especially our yapak leaders who are our scholars. Kasi parang ang galing ng ideas nila. It's what we try to share to them is na parang the empowerment ba, na kahit na nasa community ako, even if I'm from here, I can be a leader or I can help serve. So, one idea, meron kami isang scholar din namin, sabi, ate, lagi tayong tumutulong sa mga batang nag-aaral. Mm-hmm. What if we have a program for our OSY? Yung OSY is out of school youth. Pero yung ginawa nila, one summer, ginawa nila yung same kind of program na ginagawa namin. Pero sa kanila, outstanding selfless youth. These are the beneficiaries themselves. These are the beneficiaries. Sila naman ngayon ang gusto mag-hunt, mag-pass sila, over. Sila, ngayon sila naman. Pass it on. And as young as high school kasi, hinahasana namin sila na tumulong. Parang tumutulong talaga sila sa mga activities. They lead even if they're 12, 13 years old. Grabe. May ano yung core ano nyo, values nyo dito? Meron kaming 5 values na talagang yun yung lahat ng mga tinuturuan. Hindi, tinuturuan ko kayo in terms of hands. So may visual kami na lahat ng mga learnings or lahat ng tinuturo namin sa children or sa scholars, it's with these 5 values. Kasi if we just follow these 5 values, talagang it'll be able to help us live a better Christian or better kahit anong religion that you person, are or yeah. good person na ano, and a better Filipino. So it's maging mapagmahal. Maging mapagmahal. Magdasal lagi. Sundin ng magulang. Mag-aral ng mabuti. And mahalin ang bayan. Mahalin ang bayan. Maging mapagmahal. Magdasal lagi. Sundin ng magulang. Mag-aral ng mabuti. At mahalin ang bayan. Mahalin ang bayan. So, may sayaw pa ba? Pero, sa mga parish priests, Father, yes. And then sa mga, I can just imagine, sa mga organizations ngayon, parang ang saya siguro magkaroon ng ganitong klase ng group ay, ng kabataan. Ay, ano? Winner ka kung may ganyan kang youth sa parish. Ikaw na. Wagi. Kasi it's very, ang karas ng mga pare, they are always looking at you, Father, ano next plan? Ano ang next activity, Father? Para bang kailangan si Father lagi ang magbibigay ng instructions. Pag may ganitong, grabe, mga bata na ang they on their own, swerte. Tsaka yung core values, ha, dapat memorize mo yun, ha? Mapagmahal. Magdasal. Magulang. Mag-aral. At bahay ng bayan. Mahalin ng bayan. Ulit. Buwagi. Dapat add na namin yan, Pat. Igalang ang magulang. Mag-aral. At mahalin ng bayan. Grabe. Simple lang siya, pero nagsisimula doon. Pero yun, for our fruits of our 16 years, meron kaming isang scholar. Kasi we really build them to be the leader son of the community. May isa kami na kinakwento ko nga, naging SK chairman ng Payatas. So he was able to, after graduation, of course,
patuloy yung pagiging kapatid niya. Pero nag-run siya for public office. So ngayon SK siya sa Payatas. At saka, tapos sabi niya sa akin na parang tutulungan ko rin kayo sa programs ng kapatid. So at least that's less expense sa aming mga programa That's good. But dito rin nakikita ko, of course, napaka-prosigido ng mga kabataan. Pero I would also admire their parents for supporting Yes. Diba? Parang, hindi ka Oy, mga lata, kinukuha mo na naman. Sa akin dati, parang ginagawa ng basurahan yung bahay. Oh, yan. Boy, mga kasi, donations. Yes. Yung garahe natin, mukha natin budega. Anong tegwa mo? But kasi nagsimula kami, it's really small things with Gate Club. Nagsimula kami sa basura. So, our scholarship program, kasi yun nga eh, it's important to keep on listening to the youth eh, and what their ideas are. So, yung time na yun, nung nagsimula yung scholarship program namin in 2005, because Kapatid started 2003. 2005, sabi nila, ate, gusto rin namin mag-aral katulad nyo. So, sabi namin, how can we find funds to study? Para, at least hindi tayo laging hingi ng hingi. So, sila mismo nagsabi, yung mga kids namin sa community who were in Payatas at that time, maraming basura sa Payatas or maraming mga nag-re-recycle ng basura. So we started from basura. Basura para sa edukasyon. So we started collecting basura from different schools, businesses, ganun. So doon nagsimula. So it really starts in the little ways pero importante lang talaga na pinakikinggan yung mga ideas. What do you do with the waste? I mean, you gather, we would gather recyclable things and then sell it. And then doon kami nag-earn ng money. Mga plastic, mga cans, yung mga newspaper, tapos yung karton. Yes. Wow. Interesting and we are learning so much from Kring. Yes. And very foundation. Inspiring. Yeah. Kumusta pa adobo? Nakakalimutan ko sa adobo lang naka. We'll pause for a break and we'll come back in a while. Yes. At kanina, nagkaroon tayo ng mahabang break, no? 30 minutes. Kaya ngayon, after 30 minutes, ito na ang ating naging surprise! Okay, so... Ito po ang effect father ng babad na toyo, di ko ba? Yung toyo ay... I think nakapaksa loob. Sinipsip na nung toyo at nung suka, yung laman, kaya umitim na siya, no? Yan. Now, pwede nating hanguin itong ating adobo. Yes. At ano pong gagawin natin next, no? Ilagay natin dito ba? Sa lalagyan. Sa lalagyan na lang natin lalagay. Okay. So, we're going to put it here. Yes. Good. So, yan na yung masarap na adobo na pwedeng, ano. Ito yung amoy ng mga Pilipino na sa ibang bansa na, I smell adobo. Yes. They're Filipino. Yes, tama. Kasi amoy-amoy mo yung kanyang, ano, yung toyo. Yeah. So, while Father Jojo is doing it, ano ba yung next ating gagawin nito sa akin? So, actually, so ito yung masarap na adobo na pwede natin kainin sa bahay and to enjoy. Straight from the pan. Yes. Tapos, pero yung i-share natin ngayon, yung adobo flakes. So, yung adobo flakes, yun yung kapag may tira-tira kayong adobo, from so the next day, pwede kayo mag-breakfast. Yeah. So, gagawa tayo ng adobo flakes. So, ito yung galing sa ref, no? So, galing sa ref. May tira-tira. So yung gagawin natin, kukuha tayo ng magfa-fry rin tayo pero wala na yung sauce. Wala na yung sisimula sauce. Natin yung adobo. So parang tatanggalin natin yung sauce. Okay. Yes. So ito yung oil. Yung toyo. Okay. Yes. So pan lang talaga siya. Pan. Okay. Kasi na-marinate na natin siya ng matagal. Matagal na rin siya sa fridge. Yeah. So ito saka yung may oil na siya. May oil na. Naandyan na rin yung toyo. Yes. Okay. So ito na yung masayang way. So ita-fry natin siya high fire. High fire, medium to high. Yes. Okay. So sisimulan na natin. Tapos medyo matagal lang yung proseso kasi i-cut up. Pipirituhin natin siya pero i-cut rin. Para mag-isang flakes niya. Pero pads wala na yung sauce niya. So prito lang yan. Okay. So sarap. Yeah. So pwede na nating simulan yung pag durog. Dudurugin natin siya. Okay, siya po ay taga Pobeda. You make durog niya. Dudurugin naman natin yung adobo flakes.
ng pinakamaliliit na kung kakayanin. Yeah. Tapos, yung maganda ho sa adobo flakes kasi wala tayong nasasayang. Yes. Wala tayong nasasayang na pagkain. Buto lang ang tatapon. Ayan, yung ating adobo ay nagiging na siyang flaky, no? After na iahon, tapos ibalik ulit, tapos durugin. As Father Jojo does, yung pag-flake ng ating adobo. Kring, ano pa yung ginagawa mo ng grupo ninyo para lang masuportahan yung inyong foundation? Ano pa yung source, how will say, of revenue? Kasi I don't think, kayo mismo nagsabi na you are empowering young people. I don't think kayo mismo na as admin, you're going to be dependent, kakahingi. Mm-hmm. And so, what do you do for a living para to support also your foundation? Yes. Actually, I work also in, sa WeGen Distributed Energy. So it's a social good company really working towards eradicating energy poverty in the Philippines. And our partners. Ito yung WeGen yung natural source of energy, ano yung? Ito yung with the solar. We start with solar. Yes. Yeah. So solar. Yun yung solar storage and software namin na yung promoting energy poverty. So, eradicating energy poverty. For different communities around the Philippines. Our partner is with the church. So, mm-hmm. we go to the different dioceses. Yeah. And we also work with capacity building. So, yun capacity building? Yung mga formation, you mean? Yes, formation for providing livelihood. Mm-hmm. So, this is the area that I work in. So, yun yung, I'm part of the social transformation team. Oh, grabe, bigat yung mga words ni Kring, no? She's very young. Yeah. Grabe yung mga, pakita yung mga words sa mga may edad na eh. Transformation. Oo, talaga. Capacity building. So, that's my everyday work. Pero, alam mo, galing ni God kasi wherever I go, parang I see to it na he's always still part of my work. So parang I also worked with NASA Caritas Philippines 2 years back. And galing kasi wherever I go, merong parang kasi for me, my devotion is really ensuring that I go to daily mass. So of course with NASA Caritas Philippines, I was beside San Agustin and Manila Cathedral. Mm-hmm. Now naman sa WeGen, I work in Tektite and may mass sa baba. So, and ang ganda how our company also works because it's ensuring that we're able to do shared value. So, it's to ensure that the communities that we serve are also being compensated. Mm-hmm. Yes, formed. Yeah. Yes. Yeah. Oh, yeah. Through solar energy. Yes. Renewable energy. Mm-hmm. Yes. So, ito yung paraan para masuportahan mo yung basically foundation. Yeah, in a way. And then, collaboration ng mga mga grupong ito. Oo. Ano? Father, ano nang naamoy? Luto na. Baho eh. Wow! Naluto na. It's now flaky. Nice! Yan. So, yellow fire na. Ayan. Very good. Nice. Dry so, ito ngayon yung, sabi nga eh, walang sayang, no? Ito yung tira-tira ng adobo. Yes. Ngayon po, walang tira-tira. Ito yung ulam pa ulit. Yung at adobo ito yung masarap na ulam, no? Nare-reinvent yung adobo, di ba? Kasi yung una, pwedeng sosi, pwedeng ulamin ng ganon. Pagka natira, ayan na. Yes. Napaka-consistent kasi about sa inyo yung mga hopeless na kabataan na walang hindi sayang yan. Then pati yung basura, hindi sayang yan. Pagkakita yan. Pati pagkain, hindi sayang yan. Pwede pa rin yan. Yes. Ulam pa rin yan. Yung tinatawag natin theology of the crown. Yan. Yes. Walang sayang. Nakilang tira-tira. Yun. Sir, walang nasasayang. Serve best siya with rice and egg for breakfast. Pagka nag-outing, itong favorite eh. Kasi matagal masira. Walang adobo. Sira. Yeah. Pero still relating it to our faith and to prayer. Parang that's really, parang with our work, with social action ministry, or with anything that we do, if prayer is the one that sustains us, hindi tayo, hindi talaga masisira or maano. Parang mag-mother to eh. Parang mag-mother ka ba? For sure, ever since kasi I was a child, parang I knew like Jesus really was my best friend, journeying, ganun. Pero I discern na parang I think and I worked with priests also in Caritas Philippines and the Lead to Heal program. So I was with, we had 30 fellows and then naging 20. So I worked with priests and kahit sila nagsabi, parang Kring, okay ka na, ka lay. Kasi parang at least, kasi I believe din na sharing Jesus is also for our friends, our family. Yeah. So kapag may tumatawag sa akin like at 12 midnight or 1 a.m. Na malungkot. So at least yun, pwede kong makausap, I can go anywhere, so I can see accessible. Very active life. Precisely. I
Seriously, no? Kasi lahat naman ng state sa buhay, we are respond to Jesus' call, yes, diba? May point naman siya. Kung hindi kailangan maging pare, maging madre. Bawal mag-cellphone ng mga madre ng 2 a.m. Exactly. Yan, diba? So, hindi. Pwede siyang tawagan ng friend niya. Kaya may beauty rin. May paraan ng Diyos. Very active yung buhay mo na, you know, parang hindi ka pwedeng lagi sa structure basta-basta. Kasi sa iyong pagiging active, it's then actually you become more productive, you're able to become more resourceful even. And she's giving a testimony na hindi lang mga pari at madre ang pwedeng mag-serve kay Lord. Amen. And also, we share this journey with you. Parang ako talaga, parang andito kami to support you, fathers, andito kami to support you, mga sister, na parang we share this journey with you, na parang to know that we're never alone in this journey. Yeah. And actually, when I was a missionary before, for vocations, for vocations, we'd always pray the fifth decade of the rosaries for priests and consecrated. And you're always here to cook adobo for us. No? Yes, sana. Yun yung hindi. Good. Yeah. So, ngayon po, we have adobo, and then, of course, we have a lot of things we have heard, very inspiring things, and also, mamaya, ating titikman, yun pong bunga ng ating pong pagod. Yung bunga po ng ating kwentuhan, yun pong masarap na ating adobo flakes. Babalik po kami! We're back in Tastetimony at naluto na po natin itong ating adobo flakes. Yes. Now, it's ready for plating. Pero, Father, parang may kakaiba tayong rice, ano? Yeah. Ano bang rice ito? Parang ito, pangkaraniwang rice. Again, all natural po si Kring, kaya pati yung rice ay all natural. Ano bang rice ito, Kring? Itong rice na po ito, adlay. So parang adlay. It's another kind of rice po na healthier. So parang if diabetic po kayo or ano, sa gluten-free po siya, yung adlay. So just adlay. Like we, Jenna, renewable sources of energy kami. Ito, different sources of rice po tayo na ano, good for the health as well. And Filipino po siya. Adlay. It's produced also here. Here, produced here. So madami hong mga adlay. Different farms na. Adlay. Oo po. Ayan. So habang si Father Jojo, kanyang inihanda niya yung magandang presentation na ating nice. Pong adobo flakes masarap. With rice. Simple po, pero nako, yan po ay naghanda po tayo po Veda. So mahal na po yan. Mahal. So, Kring, ngayon, kanina kasi we have been talking about what you have been doing, mga activities mo. Yes. And then, during the break, binabanggit kang isa pang pinagkakabalahan mo, no? Isang advocacy pa ninyo. What was that again? Foster caring. Foster caring. That's something na, of course, sa 2KK, 16 years na yun. So, I was able to, something close to my heart is also foster caring. So, I'm a foster parent with a parenting foundation. And what it means to foster care is for homes in the Philippines, anyone who is able, pwede sila, it's partnered with DSWD. Mm-hmm. So, yung foster care, so in instead of bringing a kid na nahanap nila in the street or kapag naiwan or something, binibigay nila sa foster home. So the child stays with you for around 0 to 2 years old until they get internationally adopted or legally adopted here. But not para ibalik sa magulang na... Ay, hindi. Kasi kapag abandon and stuff. So that's something very close to my heart kasi parang before we wanted to put up an orphanage and then may nagsabi na parang orphanages are already obsolete. So why don't we work towards the good of the Filipino families opening your homes to bring children into your home. So especially kapag mga empty nest na, na yung mga parents na wala na yung mga anak, maybe they're already married or elsewhere. Trabaho na. Foster caring is another way for us to love, especially hindi na kailangan i-adopt. Kasi there are some parents naman that are really praying to adopt a child. Yeah. So this one is, you're just taking care of a child from 0 to 2 years old. Yeah. I was able to foster care and it was such a beautiful experience. The child now is in Canada with Catholic parents na super love na love yung bata and they were together for 15 years praying for a child. So you just need to take care of the child till they get legally adopted. It means for 2 years it was with that child was with you. Yeah, she stayed with us since she was day 5 days old tapos nagstay. So yun yung gusto ko talagang i-share kasi hindi masyadong alam ng mga Filipino families na pwede pala mag-alaga na walang commitment. Hindi ikaw yung magpapaaral, hindi ikaw yung magpapaano kasi their families waiting for them. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa or pwede rin sa Philippines. So it's processed by DSWD. You already have to form in your mind na you're
caring for this baby temporary. Kasi temporary. Tayo mga Pilipino, medyo emotional at touch. Yes. Diba? Temporary. Pero kapag nakita mo naman na the parents will really take care of the child. Right. And mas magiging future yes. na siguro. Yes. Oh, should be open for another child naman to take care. And then nagiging ano ka lang, kung gabaga, bridge. Yes. Good. Ikaw ay ang steward at the moment. Ikaw ang katiwala muna sa anak ng Diyos na ito na meron talaga mag-family siguro na mag-aalaga. That's nice, ano? Itong buhay ni Kring eh, punong-puno ng ano, ng makulay. Apostolate and mission. Wow. And to think, she's very young. I don't think, ikaw yasa 40, less than 40 siguro si Kring. No. 30-ish, 40-ish lang. 30-ish lang to. Ayaw aminin sa amin kasi nga, baka magtawagan bigla yung mga boys dyan. And then, tsaka parang I think the testimony there, or the ano there is like, if you live your life with the Lord talaga, parang you'll never go wrong. Of course, there may be challenges, there may be ano trials, pero parang seeing it in His light and reflecting on the gospel in your life also, parang it's such a beautiful life to live. How will... Parang di ba talaga salita, parang napakasanda na itong taong, parang napaka-mature. By the way, kayo na, while we were talking, sharing tayo, but finally we faced it, ikaw daw ay mahihain. Oo, talaga eh. Hindi talaga. Oo, make me do anything. Lahat ng back work gagawin ko. Lahat ng sa likod gagawin ko. Just don't make me talk. Except, noong 2011, we were told something very important happened to you that you were put in the spotlight. Yes. Anong nangyari sa 2011? World Youth Day daw ito? Yes, pa. Ay nako, grabe. From all the volunteers that they could find, kasi it was there as an Asian volunteer, the bishop then told me, you will be asking the question to the Pope. Wow. And then so that's usually during the vigil mass at night before. My initial talaga was like, oh my God, parang lahat ng pwedeng gawin ako pa yung papa. Ano? Pero parang in reflection, parang and everyone was saying, do it for your country. Right. It will bring much ano, for your country like that. But I was like, I can do anything else. Just don't make me speak. Pero ang galing kasi that day I went to mass and the responsorial psalm was, I am confident and unafraid because I have a God that loves me. Oh. And so yun. And then galing ni God kasi He's the type na whenever we're when we're afraid, parang He just protects you. Parang also with Mama Mary na she embraces you. So when I was there, we were given the chance to... We were given the chance to meet the Holy Father, Pope Benedict, at that time. And I was really doing it for my country because I really love the Philippines. And the first thing that he told me was like, the Philippines, I have been praying for you. Wow. So I was like, wow, parang galing talaga ni God. And seeing everyone there just as my brother and sister. So that it's was beautiful. Nice. Siya pala siya yung veterano ng World Youth Day. Makalimutan ka pa. Lagi yan. Kaya yun, that's... Start tasting. Finally, let's taste. Taste nyo po pa. Yes. Try ninyo. Sige. Please. Sige, try natin. I'll have this one. Sige nga. So ito po ang adobo flakes. Yes. By Kring. Oo, with adlai. Yung adobo, of course, nga, I think, sabi nga eh, may mga pagkain na habang matagal. Dahil sumasarap. Sabi, ma. Ang adobo. Yun ang the best about adobo. Nakalap yung adlai. Yeah. Parang malakas na ako. Napaka-healthy naman itong rice. Dating na bagay. Ngayon, Kring, with all this very tasty food, very healthy food, and kami rin ni Father Jojo, we have been hearing so much from you and naka-inspire talaga, to be honest with you. At a very young age, sa age mo ngayon, parang dahil mo nagawa na may mga may edad na even now, hindi po yung nakayang, hindi na nagawa yung nagawa mo. Not to compare anybody, pero I'm just so happy no na there are young people na sarang may passion talaga yan, daming so much to give. Ngayon siguro, is there any message na maaaring maibigay siguro sa mga kabataan gaya mo? Or even sa mga hindi nagaanong bata, na how can they do more for the church and even for the country? I think everything starts with prayer. Parang what is the Lord calling you to do, or how am I able to discern what the Lord calls me to do? Pero I'll really always go back to Mother Teresa saying, if you cannot do great things, you can do small things with great love. Kasi, you know, you'll never get disheartened. Kasi you'll know, even in the little ways, I can still love the Lord through that. So it's being kind to your family. It's being kind to your neighbor. It's starting there. Parang that's how it starts. And I think the message really is
we can do something. We don't need to start big. Yes. You start in the little ways. Yeah, somewhere. Yeah. The first step, the first step to 100 to 1,000 mile journey is always the first step. Yes. Yeah, it's always have to begin with something small. Yes. And then to always see that as a gift you can give to the Lord. Yes. Parang it's really realizing that and not getting disheartened, to always be hopeful na parang I can do something for our country. I can do something for even in these little of ways. And when we're not able to do that much, parang go back to prayer. Kasi parang we can pray for the people that need the prayers. We can pray for the people, parang ganun. So amen. Just to live a life full of prayer, pero with action. Yes. The life without action is always dead faith. Faith without action. This one you can call comfort food. Oh, diba? It comforts you. Yeah. Diba? Sana, malasa, malasa yung malasa. Yung kanin. Mm-hmm. Parang, it became very tasty dahil sa adobo. Mm-hmm. Sarap siya, promise. Yeah. I'm happier, guys. Like it. Oo, try na. Kaya niyo po, napakasimpleng gawin. Kaya na, gawin namin kanina, no? And you can, and po, watch the video. And then, of course, we have heard so much from Kring. Hopefully, yung pong puso, yung pong chan, and of course, yung kaluluwa ay nabusog po with our episode today. Good. Yeah. And so, Kring, thank you very much for raising Father. Us with your thank you. Your presence and inspire. Yes, okay. God's good. Yes. May He continue to always guide us you through inspire. Our lives. Yes. Magpadala ka ng food dito palagi. Okay sa amin. Doorbell ko lang, Kring. Magbalik po kami. Yon. Very inspiring ang episode na to, no? Yes. To be able to meet these beautiful people na talaga naman sa kanilang kabataan mulat na mulat para sa iba, no? Kaya nga hindi talaga limitation ang yung bang bata ka pa. What can I do? In fact, it is through God that we can able to do a lot of things. Kaya nga Prophet Jeremiah, no, sa Biblia, napakabatang tao, pero po, through the grace of God, kayang-kaya niyang gumawa ng malaking bagay. Tsaka dito mo nakita si Kring, yung talagang sinasabi natin sa Year of the Youth, yung gifted, beloved, and empowered. Empowered. No, empowered to go on a mission. Yes. It's very beautiful. Kaya napakaganda ng witnessing niya, no? Kaya alam nyo, napakaganda i-invite ni Kring sa mga parishes ninyo para makita nyo yung kanyang witnessing at saka yung kanyang advocacy and mission which he loves doing. And hopefully it also breaks yung ating stereotype. Kasi pag mga may kaya, mga yan eh, ating syudad, parang malayo sa atin, hindi makarelate sa atin. In fact, marayan po din po sa kanila ang may mga ginagawa na initiative para po sila ay makatulong po sa mga tao po na hindi ganun kaswerte. Such a selfless person, and we are also invited to be selfless in our own way. Yes. So join in, for the best way to one's heart is through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. I am Father Jojo Buenafe. Ako po si Father Roy Belliet. At ito po ang Tastetimony.